Hello ulit! Magandang hapon sa inyo at afternoon na tayo dito sa UK. Samahan niyo ulit ako, magluluto kami ni Santi at later susundo kami sa mami niya at mabilis na nga maggabi dito. Ang uwi ng mami niya is 8 p.m. so maglalakad kami mamaya. Medyo madilim na. Ngayon magluluto ako ng pansit. Ito, hindi pala kami nakabili ng manok nung last time kaya ginamit ko na lang ito, yempo. Gagawin ko na lang dito sa yempo, ililit yung kawali ko siya, napakuluan ko na siya. Ito yung gagamitin kong broth natin sa ating pansit. Syempre yung mga simpleng ricado lang naman sa pansit, carrots, tapos ito pechay, itong snow peas, celery, bell pepper, then onion and garlic. Yan. At nagluto nga pala din ako, munting ako makalimutan. Ito, nagang ating hipon. Ito lang yung leftover na hipon natin nung namalengke tayo sa Essential Market. At niluto ko lang naman siya sa Sprite, tapos medyo inanghangang ko lang siya. Ngayon, simulan na nating maggisa ng ating sibuyas at bawang. Mabilis ang luto lang tayo ngayon. At para hindi kami nagmamadali mamaya mag-prepare ni Santi pag sundo sa mami niya. So, unahin ko itong pag-igisa at para masutay na natin itong ating bawang at sibuyas. So, mainit naman na itong ating mantika. Kaya pwede na natin agad ilagay itong ating sibuyas. Halo-halo lang para hindi masunog. Baka ma-even out, mabalot siya ng mantika. Sulod na natin tong ating carrots kasi matigas to eh. Para at least maluto na siya agad. Then, ipa-follow lang natin to. Pinortion ko na siya para at least dire-diretso lang ako maglagay ng ating sahog. Susulod natin tong pepper tsaka tong celery. Then, huli lang to. Then, maglalagay na tayo nitong ating sabaw. Okay na tong ating carrot at hindi natin na masyadong lalabugin. Si Santi naman kumakain niya ng medyo half-cook. Yan, sinagdugdugan yung pepper natin tsaka celery. Tapos konting sauté-sauté lang ulit. Tapos ilalagay na natin yung ating iba pang gulay. Lagay ko na muna to sa freezer. Mamaya ko na lang siya i-air fryer. Dito ko na lang muna siya ilagay. Yan. At pwede naman i-air fryer ang diretso. Tsaka kunin na natin itong ating pansit. Ating pansit namin. Egg noodles to bali. Bihira ako makabili ng pansit na katulad din sa Pilipinas. Kaya ito yung ginagamit. Masarap din naman siya. Malakas talaga ako mag-apoy pag nagluluto ako. Yan, okay na yung celery. Umamoy na siya. Tsaka yung pepper. So, lagay na natin itong sabaw. Then, ilalagay ko na yung pansit natin. Next is, nagtitimpla na ako sa ganito ng ating pampalasa. Ganito yung ginagawa ko, hindi ko agad dinediretso doon. Para at least matikmang ko para hindi ako mapasobra sa oyster sauce tsaka din dito sa ating soy sauce. I-add ko na ngayon itong ating pansit. Yan, isa. Then, ito yung pangalawa. Yan. Oh, mahirap, 100. Okay, shoot pa rin yan. Okay. Next, dadaan ako naglalagay pa rin itong ating pampaalat para at least hindi nga tayo mapaalat. Then, haluin ko lang. Then, makaluto na ulit tayo. Isang kulo lang naman to. Then, lalagay na natin yung chicharo natin, o yung snow peas, tsaka itong ating pechay. Kasi wala akong mabili talaga ng repolyo, kaya pechay yung ginagamit ko. Masarap din naman siya. At para at least half cook, masarap talaga to pagka half cook lang. Lagay na natin ngayon itong toyo at oyster sauce natin. At lagay na natin itong iba pang gulay. Yan, nakaluto na tayo. Halo lang ulit. Okay na yung pansit natin. Half cook lang yung ating gulay. Patayin ko na yung ating kalan. Yan. Mga 5 minutes, hayaan ko lang siya. Tapos ililipat ko na siya para hindi malabog yung gulay natin. Naisipan ko, hindi ko lang muna ilagay yung ating lechong kawali later doon sa ibabaw para at least crunchy siya. Tsaka may sausawan pa tayong konting Mang Tomas dito para at least magamit din natin yung Mang Tomas na sausawan. Nakalinis na tayo ng ating kusina at lilinis ko rin yung ating microwave. Sinure ko talagang malinis yan at para hindi tayo mapagalitan ng ating bisor. Yung sinaing, mamaya na lang magsasaing kanina naming kanin ni Santi. At yan, nakaluto na tayo, malinis na rin dito. Yan. At si Santi, yun lang naman, nanonood lang ng TV. At nag-enjoy lang siya doon. And then ngayon is magpe-prepare kami para mag-park. Then susundo kami sa mami niya.
Nag-iya muna kumain si Santi ng pansit. At yan, mahilig siya kumain ng gulay. Gusto niya talaga yung carrots, yung chicharo. Kasi maluto nga yung mga gulay na ganyan. Park na kami, diretso siya dito sa swing. Kasi sa tingin ko busog pa. Alas 7 na ng gabi ngayon dito. Mga around 7:45, maglakad na kami papuntang Hinchinbrook Hospital. Slowly. Be careful, slowly. One leg at a time. Okay. Gabi na tayo dito sa UK. On the way na kami sa hospital ng mami niya. Kabisado naman na ni Santi yung daan, kaya hinahayaan ko lang din siyang maglakad-lakad ng sarili niya. Yung last time na nadaan kami dito ni Santi, mahaba pa yung mga damo. Ngayon, hinawa na ng council. Yan, wala na yung damo. Kasi matutuyo na rin yung damo niyan eh. Nag-get ready na sila para sa autumn. Then syempre kasunod doon, winter is coming. May ilaw din pala. First time talaga namin dumaan dito ng gabi ng ganito. Madilim na. Yan, merong maliit na ilaw din pala. Dito na kami ni Sandy sa pinag-aantayan sa mami niya. Doon tayo papunta dyan sa may ilaw. Papasok tayo dyan sa forest. At madilim na talaga dito sa pinagkakatayuan natin. Ito yung buong field. Yan, ang lawak ng field talaga. At walang katao-tao. Kaming dalawa lang ni Santi nandito. Yan. Bilis kasi maglakad ni Santi. Mga 10 minutes early kami. Kaya sabi ko dito lang tayo. Masyado pang madilim dun sa may forest eh. Pasok na tayo dito sa forest. Lakas na ng hangin, ang lamig na. Ayan, ang dilemma. Sige, lakad, Santi. Go straight ahead. Go straight. Dito na kami sa loob ng forest. Meron lang siyang isang ilaw na ganyan. Tapos dito manggagaling ang mami niya. Pwede naman tayo doon na tumayo, pero pakita ko na rin sa inyo kung kanong kadilim pag ganitong oras dito. Itong daan na ito papuntang main road, tapos yan puro puno lang talaga, tsaka puro damo. Hindi, hindi, ayos lang. Nakita namin si Ain na dumaan na. Oo, nauna siya sa akin kasi nag-chika pa sa tita sa akin eh. Okay. Naunang maglakad sa amin si Santi. Pero dadaan pa kami ng Aldi, bibili kami ng tinapay. Ubus na yung tinapay namin. Tsaka pag gawa-gawa ko kasi ng sandwich ni Mami pag baon niya sa night eh. 3 straight night ka, no? After ng off na yan. Bye na ulit kami ni Santi. At ito, magluto na ako ng ating yempo. At i-air fry ko lang siya. Dinagyan ko siya ng mantika para at least hindi siya dry na dry pag in-air fry natin. Yan, tumunog na yung ating air fryer. Tingnan natin. Ayun, ganda ng pagkakaluto. Crispy siya. Kunin na natin yung ating air fryer. Nandiyan na si Santi, nakaupo na siya. At gutom na yan. Kasi ang haba rin ng lilakad, tsaka nag-park pa. Yan. At ang mami niya, naliligo na lang. Mag-hain na lang ako. Sakto lang pagkaluto nitong ating sinaing. Kakain na kami ni Mami. At unahin ko na to si Santi. Ito yung mga liluto natin, yung pansit, yung ating liempo na in-air fry natin, tsaka yung ating hipon. Thank you po ulit sa panonood sa video po namin for today.
At susunod po yung Christmas tree namin, iseset up na namin ni Santi. Say thank you!